mga kailangan. Ito, saba. Hinog lang siya. Yung hinog ang gagamitin natin. 10 pisong saba lang to. Tapos asukal. Baking powder. 1/4 na harina. Mantika. Tsaka lalagyan natin ng iodized salt. Una, babalatan natin yung ating saging. Yung hinog gagamitin yung saging ha. Yung hinog. Ganito siya kahinog, pero hindi siya sira. Yan siya kahinog. Kasi ang kailangan natin na saging yung malambot. Hindi naman yung bulok, yung hinog lang. Ganito, balatan natin. Tapos dudurogin natin siya. Ganyan. Ito yung dinurog natin na saging. Nilipat ko na lalagyan sa bowl. At maglalagay na tayo ng harina. Kalahating kutsarita lang. Nahaluin na natin. Ito na itsura ng pinag-aaral nating saging at saka harina. Paalsahin na natin ng mga 10 minutes. Pwede kaya 20 minutes para umalsa siya. Pwede naman siyang lutuin diretso, pero mas maganda kung paalsahin muna natin. Maglagay na po tayo ng mantika sa kawali. Kuha po tayo ng kutsara. Pangtakal natin sa ating nalo. Ilublog mo natin sa mantika para hindi dumikit yung harina. Yan, ilublog natin. Bibilog tayo ng, magbibilog tayo ng ganyan, oh. Bilogin lang natin siya ganyan. Ilagay natin dito, kawali. Mahina yung apoy kasi masunog yung ano natin, banana fritter, masunog siya. Hina lang apoy. Kasi pag malakas ang apoy, ilaw yung ilalim, luto na yung ibabaw. Kuha tayo ulit. Ganyang kalaki. Bibilogin natin dito sa isang malaking sandok. Ganyan lang. Ikutin mo lang, ganyan, para mabilog siya. Ganyan. Ilagay natin sa kawali. Mahina lang yung apoy ha. Yung nagkulay brown na siya. Ganyan. Mahina lang ang apoy ha. Kasi yung hina talaga ng apoy. Ayan. Para hindi masunog yung ating ano, banana fritter. Ganyan o. Maluto na yung isa. Luto na yung ating banana fritter. Hanguin na natin. Mga kananay, kung may naluto na kayo sa mga resipe ko, mag-comment na kayo sa ibaba.